When you feel it's hopeless, when you think that you've lost all, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, go. Oh yeah, magandang umaga sa inyo, mga lods. Yeah. So ngayon ang topic natin, mga lods, is ano? Kawasaki HD3125. So ngayon, mga lods, ang gagawin natin, mga lods, paano maglinis ng carb. Yan. So ngayon, mga lods, itong gagawin natin na to, sana matulungan natin yung mga tropa natin ng mga 2-stroke lover din, yung Marikina. Walid rin sa mga ibang nabaha, yes, iba-ibang lugar. Yan. Sana, mga lods, yan, matulungan ko kayo. Yan. So ngayon, mga lods, para pagpatuloy natin ang ating video yan, subscribe po na rin yung channel natin. Yan. So ayan, mga lods, itong topic natin ulit, Kawasaki HD3125, paano maglinis ng carb. Yan. Paano rin maglarga ng carb para hindi siya sakal. So yung gagawin natin, mga lods, gagawin natin, hindi natin siya gagawin sakal yung carb. So ngayon, nakalarga siya. So pag nakalarga kasi yung carb, konting throttle mo lang, malayo agad yung nararating. Yan. So pag sakal po kasi yung makina, yung carburetor nyo, ang nangyayari po eh, mahirap po mag throttle. Yan. Parang hirap po yung makina nyo, parang ang gas pang humila. So pag nakalarga po kasi yung carb nyo, kahit mabigat yung hila-hila nyo, may side curve po ba yan o wala. Pag nakalarga yung carb, yan, mabilis po kayong makakausad. Kahit medyo sliding po yung makina. So ayan, mga lods, yan, may backlash na tayo dito, may example na tayo. Yan. Yan. So number one, mga lods, syempre kailangan muna natin tanggalin yung baso-baso. Ito. Sana natin, mga lods, ng kanyang floater. Yan. Yan. Yan po yan. Nakalagay. Yan. So ayan, mga lods, ang gagawin natin, i-release nyo lang tong pin ng floater. Yan. Yan. Ito po yung kanyang pilot jet. Yan. So ito, mga lods, napakahalaga nito. Yan o. Hindi siya gaanong kita sa camera, mga lods. Medyo ilapit natin. Ayan. Ayan o. Hindi siya gaanong kita, mga lods eh. Kasi masyado na siyang maliit. Ayan. So, pero itong dulo na to, mga lods. Ayan. Yung pinakadulo ng pilot jet na to. Pag nagkakabewang na siya dito. Ayan. Diyan na nag-uumpisa yung overflow. Pag may tama na yung dulo niya. Yan. So ayan, mga lods, so tuloy na natin yung ating topic. Yan. So syempre, mga lods, check muna natin yung mga butas-butas ng carb. Yan. So ang sukat po nitong tornillo niya is 10 mm. Mga lods, ito yung bahay ng kanyang pilot jet. Ito. Ayan, dyan siya. So, sisilipin kasi natin, mga lods, yung kanyang butas. Ayan. Kung may dumi ba o wala. So, ayan, mga lods, sinihipan ko siya pero okay naman. Ayan. So, next, mga lods, ayan. Paano mag-release ng jettings. Yan. Ito, mga lods. Ha. So, itong jettings na ito, mga lods, meron ako nitong binibentang 230 ang sukat. So, ang sukat lang po kasi nito is 190. So, ngayon meron ako binibentang 230 na ito, mga lods. Or kung pwede, na, pwede naman din, bibili kayo ng tip cleaner sa mga bolt center, mga lods. Yan. Makakabili kayo ng ganito. Pamburiki ng jetting. So may mga sukat-sukat na to, mga lods. Yan. Yan, may mga sukat-sukat na yan. So yan, mga lods, yan lang sya. Pihitin nyo lang syang paluwag. Yan. So may mga nagagawa kasi ako, mga motor, mga lods. Ang nangyayari sa kanya, puro sugat yung dito.
pinapatamaan nila ng pilip o kaya flat screw. So, may nabubusal-sal yung butas. So, yeah, mga lods, babalik ulit natin yung jettings. Then, kukuha kayo ng bolt na kasya lang, mga lods, ha. Medyo tutulak sa tanggal ko na siya. Ayan, no? So, mapapansin nyo, mga lods, sobrang dumi niya, oh. Ayan, no? Ang dumi niya, lods. Ayan, no? Ito siya, lods, oh. Ang dumi niya, oh. Ayan, no? Makikita nyo po, medyo ano siya, yung parang umido niya. Ayan. So, ayan, mga lods, natanggal na natin siya. Nakita nyo na yung mga dumi. Ayan, at makikita nyo, mga lods, may mga butas-butas siya, oh. Ayan, oh. Ayan yung mga butas-butas niya. Ayan. So, ayan, mga lods, ang kailangan lang natin gawin dyan. Ayan. Medyo bubuhayin nyo lang yung mga butas. Ayan, oh. Ayan. Bubuhayin nyo lang yung buhay. Ayan, mga lods, oh. Tumagos na yung pang linis ko. Ayan. Ayan, mga lods. So, 5 piraso yung butas nito, mga lods, nung kanyang nozzle. So, ito rin kasi, mga lodi, yung nagbibigay ng katipiran ng gasolina. Itong nozzle na to. So, pag busal-sal na po yung kanyang ibabaw dito, pag maluwag na po yung kanyang karayom, dyan. Pag maluwag na po yan, dyan na po yan nag-uumpisa. Yung pagkaluwag nung karayom, yan. Dyan po tumatakaw yan sa gas. Kaya, kailangan nyo nang habulin yan sa hangin. Yan. So, yan mga lods, yan. Nakita nyo na paano magbaklas. So, kung may gasolina kayo, mas mainam. Pero kung wala naman, nasa bahay lang kayo, wala kayong gasolina, gusto nyo pag-practisan, pwede naman basahan na lang. Yan. So, yan mga lods, so, nakita nyo yung dumi, oh. Ang dumi niya. Isa kasi yan mga lodi sa mga nagpapabagal lang hatak ng motor. Yan. So, ayan mga lods. Ayan, natanggal na natin siya. So, next naman natin yung kanyang kyok. Kung maganda pa ba. So, ayan mga lodi. Oh. So, ito mga lods. Ito, meron niyang goma sa dulo. Ayan. So, pag masyado na siyang pipi yung goma niya sa dulo, hindi niya napipigil yung hangin, mga lods. Ayan. So, lumalabas na siya. Kaya yung minsan, sobrang takaw sa gas dahil yung dito. Hindi nyo na napipigil yung hangin ng tiyok. Kaya kahit anong birit nyo, kahit anong tono nyo, hindi nyo siya matono dahil gawa nito. Singaw na. Ayan. Then, next naman mga lodi, syempre ang gagawin natin sa hangin, medyo lilinisin lang natin ng konti yung dulo. Ayan. Ayan, napapansin nyo mga lods, medyo madudumi. Medyo lilinisan lang natin mga lods. Konting-konti lang naman. Tapos balik na ulit natin. Ayan. Kasi itong carb na to mga lods, nalinis ko na rin to noong nakaraan. Ayan. Pero kung may compressor kayo mga lods, mas maganda. Ayan. So ang standard po kasing pihit ng hangin natin ng HD3 is at kalahati po. So ayan po yung dulo ng flat screw ko. Tignan nyo lang po. Kalahati. Isa. Isa at kalahati. Yan. So, syempre, dun po tayo sa standard. Yan. So, next naman mga lods. Nakita nyo na kung paano magbaklas ng nozzle. Babalik na natin siya ulit. So, meron po kasi yung guide dito. May tapatan po siya. Ayan o. Meron po siyang guide. Ayan o. Ito po yung kanyang guide. Yan. Yung tanso na yan. So, yan mga lods. Dito manggagaling yung inyong nozzle sa ibabaw. Siyempre, tatapat nyo yung kanyang guide dito. Ayan o. May guide dyan o. Yan.
At next naman mga lods, kung paano siya may babalik. So kailangan nyo po na medyo malambot na bagay. Hindi na po pwede yung ginamit natin kanina. So ayan na siya mga lods, bumaba na siya. Ayan na, naglock na rin siya sa ilalim. Ayan. So next naman natin mga lods, yung mga yung kanyang washer. At sunod naman yung kanyang jettings. Yan. Yung jettings po na to ay nakatura 230 ang butas. So binurigi ko lang siya mga lods to gamit tong tip cleaner ko. Yan. So ayan mga lods, next naman natin yung kanyang floater valve. Yan. Then next, yung kanyang pilot jet. Yan. So next naman, yung pin ng floater para sa gasolina. Then, ito naman mga lods. Yan. So pag mag-a-adjust po kayo ng floater valve mga lods, huwag na huwag yung pipihitin tong dila na to. Yan o. Papansin nyo mga lods o. Nakapasok yung dila. So pag pinapasok nyo po kasi yung dila niyan, pag sa hatawan na, naiiwan kayo kasi para siyang nagmi-minor, yung parang kala mo kinakapos. Yan. So dapat pag pipihit kayo mga lods, dito lang lagi. Papakita ko sa inyo mamaya. So ayan mga lods, ayan o. Ayan, medyo ipapush nyo lang siya pababa para sumagad na yun. Ayan. So pag di nyo siya medyo mapush pababa mga lods, medyo iaangat nyo siya ng konti. Ayan. Ayan mga lods, so sagad na siya sa ilalim. So mga lods, kaya pag minsan pag naglalarga kayo ng carb, kailangan po kasi lalagotok yun sa ilalim. Ayan o. Ayan, yung sabihin po sumasagad siya rin sa ilalim. Pag sumagad na po yun sa ilalim, ibig sabihin po eh puno na po yung laman yan. Ayan. So ayan mga lods, naturo ko na sa inyo. Then next naman mga lods, ito naman yung kanyang slow jet. Ayan. So kung wala kayong pambaklas dito mga lods, kumuha na lang kayo ng hibla ng kable. Itusok nyo na lang dito sa butas niya. Or kung meron naman kayong ganito, tip cleaner, mas maganda. Ayan na mga lods. Ayan. So ayan, ano na siya, butas na siya kasi nalinis ko ito na nakaraan yan. Gaya lang paglinis ng carb mga lods. Ayan. So next naman yung kanyang cup. Ayan. Then next naman mga lods, itong kanyang choke valve. Ayan. Then next mga lods, sa karayom naman, need ng karayom natin, kailangan nakados lang para maintain lang yung kanyang gas. Ayan, pangalawa lang yung karayom sa taas. Then mga lods, papasok na natin siya. So kailangan nakapasok na rin sana yung kable nyo pag ginabit nyo na to. So ayan mga lodi, isa na namang kaalaman mula kay Maki Works. Yan. So ayan mga lods, sana makatulong tayo sa mga ibang tropa natin na nangangailangan ng tulong pagdating sa carb na mga nag-overflow na. Yan. Tsaka po yung mga tropa natin ng mga medyo nasalanta ng bagyo. Yan. So yan yung mga tropa natin na may mga motor na 125, kahit ito naman po 2 stroke yan, yan. Sana po matulungan ko kayo, makapag-upload ako ng ibang video na ukol po dun sa mga motor nyo na need na need na mga kailangan nyo. So yung mga lods, maraming maraming salamat sa inyo. Maraming salamat mga lods. Sunod ulit.